ako po si Julius Hilorio. Meron po akong asawa at apat na anak. Ako po ay nakatira sa Linabuan Norte, Calibo, Aklan. Ako po ay presidente ng Lipoma of Aklan Irrigator Association. Bilang farmer po, siyempre farmer tayo, walang ibang trabaho. Yung isa pong challenge sa akin, yung una talaga, yung puhunan talaga ng mga farmer. Kasi kami, umaasa lang talaga kami sa utang tulad nito. Mag-uumpisa kami ng pag-aararo sa farm namin, inuutang na agad namin yung inputs. Pero nung dumating po yung program na sa RCEP, yung program po ng RTL, yung RCEP, nakakapag-utang po kami sa co-op at yun ay napipreserve na namin yung mga kuha namin, yung palay, hindi na tulad ng dati na instead of magsasaka ka, nagiging magsasako ka na lang. Kasi pag harvest natin, wala na, diretso na agad pangbayad utang. Pero ngayon, nakakautang tayo sa mga co-op at yung nag-aantay kami ng mataas na presyo ng palay, or tayo dapat magsasaka, iniisip natin na i-level natin yung pagsasaka natin tulad ngayon. Instead na naiipon na namin yung palay namin, ginagawa naming bigas ngayon. So, yun po, nandideliver na kami ng bigas. Bigas na lang. Bastante po yung tubig namin dito kasi pag umpisa magkaroon na ng magsasupply na yung NIA, number one agad kami na kami yung makukuhan kasi nililinis namin na maayos yung irrigasyon namin. Kaya nagkakaroon ng synchronous farming kasi dito, kaya sabay-sabay meron agad lahat na tubig. So yung mga nasa tail end siguro, sila yung medyo mahirap kasi advanced kami dito. Ngayon, yung iba, hindi pa nakapag-ani kami, nagtuturtle na kami ngayon. Sa mushroom namin, pinag-aambag-ambag ko sila ng tigpa 500. And then, meron na ambag din yung lipuma. Bali 2% yung sa lipuma. At bali 20% yung sa lipuma. So, kami, tig 10% sa amin eh. Bali 8, ginawa kong 100%. Bali 5,000, 4,000 sa amin, 1,000 yung sa lipuma. And then pagka binta namin, tatanggalin yung kuwan ni lipuma, ibabalik doon. Kasi sa Sibiyo yata, pwede naming gawan ng paraan yun para mailagay sa business, di ba? So, yun yung na-idea namin na yung Sibiyo namin, i-share namin sa mushroom production. So, yun. Kasi kaka-umpisa pa lang siguro mga 1 month pa lang kami nag-build. Pero nag-umagawa na kaming mushroom ako dati. So, tinuruan ko na lang sila para sabi ko, meron naman kayo. So, ito po ang isa sa mga product namin sa aming IA, Oyster Mushroom Production. So, pinasok namin to para magkaroon din kami ng kaunting kita. Malaking tulong po sa amin to para magkaroon ng kita sa aming association at magapagsahod na rin sa mga biotis namin. Mababait naman, especially Ma'am Juliet, pinupush ka talaga na gumawa kahit hindi, parang imposible na gagawin. Saludo talaga kay Ma'am Juliet kasi siya talaga yung nagpupush sa mga IA presidents. And then si Brian naman, malaking tulong kasi magaling sa computer. Siya na yung nagpiprint ng mga kailangan namin kasi kami wala kaming pang Sa mga documents. Oo, sa mga documents. Tapos kung ano yung mga kuwan sa NIA, and then pag may idea ako, sinishare ko kay Brian para mapaganda namin yung IA namin. Sa tubig, kasi pag isipin, pag nasa rinpid siguro itong palaya namin, siguro baka naging ano na to,
naging residential na siguro lahat tong ano kung wala yung irrigation. So malaking tulong talaga pag mayroong ano irrigated yung palayan nyo. Tsaka mas malapit kasi kami sa ano eh sa pag nagbigay ng tubig agad yung niya, meron na agad kami. So anytime pwede na kaming mag-araro. Ito, siguro marami nang nakapag-graduate na mga kabataan dito sa palayan na to. Isa na rin siguro ako kasi marami nang naging doktor dito, maraming nang naging abogado, mga anak nila as farmers ka. Yun po. Laban lang. Sa mga farmers, alam ko malaking sakripisyo talaga sa yung mga farmers talaga. Sila talaga ang totoong bayani kasi pinakita naman ni Lord kung sino talaga ang mas importante nung nagka-pandemic. Anin mo yung pera kung wala kang makain, di ba? So, sana sa government din po natin, sana suportahan yung mga farmers natin kasi alam mo, pag sa rice, during harvest lang sila masaya eh. Pero pag, ano, ganito, wala. Ito kasi ma'am, pag dating ng harvest, pag harvest kasi, doon lang sila nakakainom, nakaka-relax. Pero tignan nyo yung hirap ng trabaho nila. During pag-harvest, makikita mo talaga yung sakripisyo ng mga farmer.